morning. May i-share lang ako sa inyo. Ito, Mazda 3 2005 model. Ito yung pagpapraktisan ko. Pinahiram sa akin, pinagamit sa akin nung tatay nung asawa ko. Bali, itong sasakyan na to, ito yung unang sasakyan nung tatay nung asawa ko. Tapos nung bumili siya ng bago, binigyan niya doon sa bunsong anak niya na lalaki. Tapos yun, minaneho to nung bayaw ko ng 2 years. Tapos ngayon, medyo marunong na siya. Ngayon, naisipan niya na bumili na rin ng sasakyan na medyo mas bago. Kaya yun, dapat ito, paufe ng tawag dito sa Taiwan. Or i-jajunk na siya. Ngayon, sabi nung asawa, tatay ng asawa ko, pag-practicean ko raw. So may lisensya naman ako, kaya nga sabi ko, okay, magandang opportunity rin to. Kaya yun, sabi ko, okay, walang problema. So ngayon, pakita ko sa inyo itong 2005 na Mazda 3. Bali, kung 2005 model to, 2022 ngayon, 17 years na siya. So pakita ko sa inyo kung anong condition niya ng sasakyan na to. So yung mga tama muna, kasi nga ito yung pinagpraktisan nung kapatid nung asawa ko. Ngayon pagpapraktisan ko rin. So check ko muna yung mga dating tama. Ayan to, ayan, meron dito sa bumper. Tapos kit, makikita nyo yung disc brake nya, kinakalawang na. Ayan, may mga ipot ng manok. Ayan, medyo madumi, hindi pa nahuhugasan. Ayan to, may kalawang dito. Ay, parang yung ano nya, pintura nya, pag natanggal to, kalawang yan, lalabas yung lata nya. Ayan. So dito, ito meron din yan, kalawang lumabas na, tanggal na yung pintura nya. Ayan, may mga ipot ng ano, ibon pala, hindi manok. Tapos dito may napansin rin ako yung sa taas yan, tuklap na. Ayan. Tapos yung antenna nya, ayan, wala na, labas na yung ano, pinaka wire nya. Sa likod, ito yung pintura nya na lang, tumigas na. Ayan, may konting gasgas dito, ayan. Ato dito, medyo matindi yung tama niya ng konti. Lumabas na rin yung lata niya dito. Same as dito. Ayan, meron na rin. Yung gasket niya, ayan, medyo matigas. May mga siwang na. So dito sa side nito, ito may UP. Ayan, UP siya. Tapos, dito meron din. Ayan. Sa bumper, may gasgas. Ganda sa ilalim. Tapos yung headlight niya rito medyo dandilaw. Tapos dito clear. Alam ko pinagawa na nila to eh. Nagumastos yata sila ng 15,000 nung 150,000 nung binigay doon sa kapatid ng asawa ko. Ngayon na wala naman ngayon, nung pinasa sa akin ngayon, wala namang major na papa-repair. Pero yung ang pagkakasabi is yung shock absorber ay medyo mahina na. Or medyo may problema. Pero mukhang pwede pa. Ngayon, napakita ko sa inyo yung loob. Pasok tayo. Okay. So wala na siyang remote. Okay, radio okay pa. Okay, so aircon. Radio okay pa. So wala lang tong tawag ito, USB charging or Bluetooth, wala siya. CD lang siya, tapos sa radio. So meron din siyang aircon, gumagana. Meron siyang heater kapag winter. Ayan. So manual, automatic siya. Yung aircon niya okay. Malamig pa naman. Tapos ito, sunroof siya. Yun yung maganda rin dito, sunroof. So ano pa, kung mabasin niyo yung mga upuan niya, okay pa. Talagang para sa akin,
okay pa to, tatagal pa to ng ilang taon, maalagaan pa rin lang. Ayan. So may mga gamit na konting ano, kailangan punas-punasan lang to. O mamaya pag may time, dadalhin kong kawashing ko siya. Pero sa ngayon, yun, pagpapraktisan ko rin lang muna. So yung mga power window din pala gumagana. Ayan. Ayan. Same as dun. Ayan. So okay pa siya. Yan. So yun, practice lang muna talaga. Kailangan ko mag-practice. Tapos yun, ingat lang. Kasi dito sa Taiwan, yung mga road sign niya, yung iba naka-English, yung iba naman hindi. So yun, medyo, yun lang medyo hassle.